Magandang hapon po guys. Mayroon pa akong isang Philippine pineapple. So ang gagawin ko po dito ay akin po siyang babalatan. Yan, babalatan ko po siya. Alam niyo itong pineapple ay hindi pa po ito kumbaga siya ready kainin. Yung anak ko kasi gusto niya kainin na niya, babalatan. Sabi ko, yung pineapple na to, hindi pa siya ready kainin kasi ito po siya, green pa po yung kanyang balat. So, kapag kinayo po ito sa loob, ay matigas pa po siya. Sabi niya, hindi pa lipas at matamis daw. So, ito ang ginawa ko. Babalatan ko to. Titingnan ko kung makakain niya. Eh, kasi oh, matigas pa. Minamadali niyang kakainin yung pineapple niya. Yan. Po ay nanggaling sa Pilipinas. Naka-export ko ito sa Hong Kong. Tingnan mo yung tsura niya. Hindi pa luto. Matigas pa. Kumbaga. Mas maganda yung balat niya. Pag kinain mo to, matapis yung balat niya kapag yellow na. Ito ay green pa lang po. Gusto na niyang kainin. Magmamadali siyang kumain ito. Ito pa ay kanyang skin yellow pa lang dahil gusto niya na kumain. Nagmamadali siyang kainin nito, ilaw pa yung balat. Yan, matigas pa yung niya. Tingnan mo, pag kinain mo ito, hindi masarap. Ngayon, nagmamadali siya dahil gusto niya nang kumain. Ilaw pa nga, yellow pa nga yung balat niya. Siyang mata, ang tatanggilin ko siya. Yan. Para po maganda tingnan. Busing ko lahat ng mata niya. Tanggalin ko lahat ng mata ng pineapple. Yan. Di ba sa Pilipinas, noong nasa Pilipinas pa ako, maliit pa ako, yung tatay ko kasi mahilig magtanim ng pineapple. So ngayon kapag naluto na po yung pineapple sa puno, kinukuha po natin yan. Tinatanggal ko pa yan doon at dalhin sa bahay. Pagkatapos yung mga lutong pineapple, hinihiwa ko po yun. Or yung buong pineapple mismo, binibinta ko po yun. So noong maliit pa ako, dahil nga ako'y masipag, maliit pa ako, marami na akong pera nung maliit pa ako. Kasi kahit ano lang, nagluluto ako ng pagkain, nagbibinta ako ng pagkain, ganun, para magkaroon po ako ng pera. So ngayon, kapag nakapira na po ako, ang saya-saya ko po kasi mayroon na akong pera. Nung nag-aaral pa po ako ng elementary, nagbibinta po ako ng mga ice candy. Kasi yung nanay ko po, gumagawa po siya ng ice candy. Tapos sabi ng nanay ko sa akin, sabi niya, eto na nak, oh, magbinta ka na ng ice candy. Sabi ko, nay, sige na, ibibinta ko na yun. Ngayon, habang ako ay nag-aaral, nagbibinta po ako ng ice candy sa loob ng paaralan during recess. Ganun. Ngayon, pag recess po namin, 11 o'clock na yun ng tanghali, time na po yun ng uwian, naubos na po yung ice candy ko na ibininta. Pagkahapon, babalik ako po ng eskwelahan, magdadala po ako ulit ng ice candy para ibinta ko doon sa loob ng eskwelahan. Ganun. Yan. Tapos, tapos na yung ice candy, ano? Ito na, babalik po ako sa pineapple. Ang pineapple, nung panahon na yung maliit pa ako, yung tatay ko, mahilig. Nung panahon, malawak kasi yung taniman namin ng, ano, ng pineapple. So, pupunta pa ako doon sa, ano, sa farm namin, sa, kasi ang farm namin, malapit lang po sa bahay. Kukuha pa ako ng mga pineapple doon at saka pag naluto na po sa puno, hihiwain ko siya at saka ibibinta po, maglalago po ako ng pineapple. Ganun. Yan. Kahit ano lang, magbibinta ako nung panahon na yung mga gulay, ganun. Kasi marami kaming pananim nung panahon na yun. Yan. Yan. Para ako ay makapera. Tapos yung pera ko, syempre, papaunin ko. So, ganun. Guys, ito na po siya. Tingnan po natin yung pineapple.
Tapos ko na pa siya tanggalan ng balat. Ito na po siya. Ngayon, ang gagawin ko rito is, huhugasan ko po siya.